Hello, good evening. So, karating lang na tong bagong LG UHD. Ito daw yung 2022 model. So nakikita nyo dalawa yan. Kasi itong first TV ko, yung yan, wala pa, 2 weeks lang siya nabasag. So, ayun, mas mahal pa yung paggawa ng screen kesa sa bagong TV. So, bumili ako. Ito na po yung 2022. Ayun, new 2022. 50 inches lang for only, nabili ko siya kasi ng sale since June, ano ko siya binili? June, last Saturday. June 11. So, nabili ko siya, $29,690.50. Kasama na dyan yung shipping fee. Pinaship ko kasi takot na ako mag-ano. For 1,200. So, pag yung unit lang, let me see, check ulit. So, karating lang kasi niya eh. Ayun. Yung unit, original price is $37,990 with discount na $8,000. Yun yung discount nila for that day. And additional 5% if you have SMAC. Yung SM Advantage Card. Yun. So, ayan. Pag straight payment or cash, $29,690. Ito lang yung price niya. Well, kasi yung total amount, no? Bali, $28,000 lang siya. $28,400 something. Or sabi mo, $28,500. Pag cash or straight payment. Pag installment, aabot siya ng $33,000. So, ayan. So far, pinili ko talaga na LG ulit. Kasi sobrang happy ako dito sa first. Ito, same sila, magic remote, yan. Pero ito, since 2021 daw to, tinry namin sa store, hindi na siya gumana. Pero sa mga old models, 2021 and prior 2021, gumagana to. So, itong 2022, kahit pareha sila ng itsura, ito lang talaga yung pwede sa 2022 model. So, ayan. Testing natin yung sounds. Wow. Yes. Ganda. Ano to? Wala akong speaker. TV lang to. So, walang speaker dyan. Walang... actually, wala pa akong nasiset dyan. Aside from... Sa ano? Aside sa... Internet. Kinunik ko lang siya sa internet for updates ng application. Ayan. Shut up muna ako. Grabe, ang ganda. LG talaga. Actually ayoko na talaga bumili ng LG kasi ang sakit ng sa damdamin. Sipin mo na yung breaker diyan, may nalaglag na something, nag-bounce sa TV. Walang crack yung outside niya pero nag-spider something siya sa LED, so crack daw 'yon. It's worth 32,000 kapag pinagawa ko. So bumili na lang ako, less than 30,000. Tignan niyo naman, napakaganda. So i-press natin yung home. 50 inches lang to guys ha. Same sila ng size. Kasi nakita nyo naman, sa hagdanan ko, saktong-sakto siya. Nakagilid na din yung, ano. Maliit lang kasi yung bahay ko. Kaya yan. So, ayan, home. Okay. Muli. I-exit natin. Exit. Hindi pa siya nag-exit sa YouTube. Ayaw niya maka-move on. Yan, exit. Okay. So, yung settings niya, yung first binili kong TV kasi, ako lang yung nag-uwi. So, sinakay ko lang siya sa sasakyan. Pero, this one, pina-deliver ko. So, hindi siya na-set. Yung isa, na-set siya before ko siya iuwi. As in-unbox na siya sa store. Tapos, sinet na ni ate, salesperson, yung settings, best settings for TV. Pero hindi ko naalala. And since 2022 na ito, meron siyang upgrades eh. Kung titignan ninyo yan. Na-upgrade daw yung WebOS. If I'm not mistaken, it's
5 na. Yung old is 4 pa lang. And hard panel na ito. Yung previews na UHD TV, dito kasi yun eh, UP77, yan, and below. Soft panel pa lang yung mga 50 inches and below. Yun ang paliwanag sa akin. Pero this one, 50 inches lang, hard panel na siya. Okay, so yung, in terms of pixel and everything, improved version daw ito. Sana totoo, pero yung, halos lahat, same lang din naman. At saka, ang difference lang naman nila, 26K ko to nabili ah. Sale din yun. Without 5% discount, kasi hindi na siya kasama sa SMAC. 26K to, cash din, or straight payment. Ito ay 28.5. So, may 2,500 difference. So far, hindi ko pa siya na-appreciate, kasi hindi ko pa siya nakakalikot. Pero, pagka-open pa lang, kanina, tignan nyo naman, napakaganda ng Samsung phone kasi yung gamit ko eh. So, hindi ko alam kung improve ba siya dito. First time ko lang din mag-vlog using Samsung Z Flip 3. Ayan. Pero napakaganda niya sa personal. Shucks. Kaya kahit sale sa Samsung and every unit doon, like TCL, 65 inches for only 24,000, nag-go pa rin ako dito. Sa, kahit masakit, kasi ang sakit-sakit talaga. Imagine nung nasira yung LCD sa 2 weeks lang, hindi pa ako nakasira. Tinanong ko kung magkano, 30,000. Diyos me. Pero, yung pagiging, ang na-appreciate ko dito, napaka ano niya, napaka, nangangain to ng mga kasing robo ko lang. So, napaka ano niya, ewan ko masaya siyang gamitin. So, sa mga kagaya ko, lagi lang home, pag naliligaw. And, ito pa, voice command. Yan. Yung old TV ko, hindi ko siya sabi old kasi ito lang din yan, May 21. Tapos May 28 nabasag or June 1, ganun, mga ganun. So, madwik din ako ng TV. Sobrang saya ko nang dumating yan. As in, ang ganda ng sounds. Ganyan, ganyan na ganyan. Same lang din. Pero sabi kasi, siguro hindi ko pa ma-appreciate ngayon dahil umuulan, medyo mahina yung wifi. At hindi ko makonnect din dito yung Skyline. Cheetah. Mabilis yung internet dito sa lugar namin. But since today, gabi na sila dumating and umuulan pa, hindi ko masabi na no, may difference. Pero, sa picture, ewan ko kung na-miss ko lang, pero ito daw ay improved version. This month lang tulong nilabas. Itong new 2022 nila. June lang daw yan nilabas. Sabi ng sales representative doon. So, ayan. Saan ba yung black? Ang laman niya lang, wala siyang free na anything ha. Wala siyang free bracket, ganyan. Ito. 50 inches, new 2022. Real 4K processor, yan. Gen 5, yan na yung sinasabi nila ate. Okay siya sa Apple or Android. But this one is smart TV po ah. Hindi siya Android TV. So ito yung sabi ko sa inyo yung Pasco, which is love na love ko rin naman. Hindi naman na din, ano, yan. Ayun, thank you AI. So yun yata sa nagkatalo. Ultimate gameplay. So kaya hindi ko siya ma-appreciate yung 3 to 5 difference ngayon, pero yan. Sa ngayon siguro, pero masaya ako sa color, grabe ang ganda. Winner talaga tong LG pati sa sounds. 5 stars sa sounds, sa picture 5 star din. Mm-hmm. Sa durability, hindi ko pa masabi. Pero ito, lagpak to sa akin sa screen. Kasi actually, imagine nyo yun, yung breaker dyan, may something. Nag-bounce. Hindi naman siya totally pack. Pero, ano siya? Pwede nyo i-search yung Facebook ko, sisend ko sa inyo pic. Or dito. So, ayan. For the difference na 2.5, for me, siguro okay na din. Kasi ito yung 2022 na eh. Siguro worth it naman na yung 2,500 difference since upgraded naman na yung processor. Sabi nila hard panel daw to. Yes, pati pansin ko nga. Oh, makikita ba? Teka. Medyo ingat na ako sobra. Kasi nga, yung sa dati, ano, malambot nga siya na ano, parang sobrang pag ginanong ganyan mo yung TV eh.
makikita mo na agad na ganun. So, panel. So, ito hard panel daw. Improved na daw ito. Borderless ang tawag nila. Kasi meron yata yung medyo mas makapal pa dito yung border. And sa weight naman, hindi pa siya naka-bracket. Kaka-deliver lang kasi ngayon. Wala pa siyang 1 hour dito sa bahay. Binidyo ko na para ano yun, ipakinabang na siya. Char! Ang ganda. Cutie. Ito lang ang free niya. Yung stand. Yung bracket niya and tornilyo. Kasi itong bracket ko pala, binili ko to separate. With this glass something. The glass table. So, ayan. Ayun. Sana makatulong itong video para mag-decide kayo. Kahit medyo naguguluhan na din. Kasi pero, pag nakinig kayo mabuti kailangan. Kasi ano, 50UQ80. So, tumaas siya from 7750. 2,500 na difference. Okay na yun. 2021 kasi ito eh. Pero same lang lahat siya ng feature. Medyo siguro nagdagdag lang sa processor. Improve. And improve daw yung picture effects. Pero parang parehas lang. Ayun. Kung gusto nyo na mas latest since 2022, middle na talaga ng 2022, di go na kayo sa 2.5 difference. Pero pag gusto nyo talaga na... Actually, hindi siya 2.5 kung hindi kayo makakakuha ng SMAC discount. 4,000 ang difference nila. Or 3.5, ganun. Pag wala kayo yung SMAC na promo. Hindi lahat may SMAC promo, ha? Magtanong kayo dun sa mga sales representative pag kung kailan sila magano. Usually, every payday. So, yun. Ayun lang, guys. Thanks for watching. Sana mag-subscribe kayo para sa mga tipid tips and yung mga bago sa mga gadget. Though hindi naman laging bago yung gadget ko. So, ayun lang. Thank you so much.